At sa pagkakataong ito, makakabalitalakayan po natin si Public Works and Highway Secretary Mark Villar. Good day po sa inyo, Secretary Mark. Good day po. Opo, inactivate po ng DPWH yung QRT ninyo sa Taal Volcano, ano, sa mga naapektuhang lugar. Paano po ang deployment at ano po yung mga priority po nila? Opo, lahat po ng ating district engineering offices na malapit sa Taal ay nakapag-preposition na ng mga assets namin. At para in case na may mangyari, at least ready kami para sa road clearing operations. At syempre, nakikipag-coordinate kami sa lahat ng ahensya para suportahan sila sa lahat ng mga pangangailangan nila. Mm-hmm. Ang isang aspeto pa po na tinututukan ng DPWH ay yung pagtatayo po ano ng mga satellite quarantine facility, yung mga modular facilities po natin. Ngayon po ang karamihan ng mga kaso ng COVID ay nasa labas ng Metro Manila. Kumusta po yung ano mga itinatayo ninyo mga ano facilities po? Sa ngayon po, mahigit 25,000 ang naitayo na naming bed capacity. So tuloy-tuloy naman po ang pagtatayo namin. Ang target po namin is sa 28,000. So nung una, nung medyo tumaas ang cases sa NCR, nag-focus kami sa NCR. Pero ngayon po, dahil in-identify na namin yung mga ibang cases dahil dumadami na rin po sa mga ibang rehiyon. Kaya doon kami nakatutok ngayon at tuloy-tuloy naman po ang pagtatayo ng aming mga pasilidad. Outside Metro Manila po, Sec, saan po mas mataas ang demand ngayon? Meron po sa ibang areas, Cagayan, Apaya, Bataan, Puerto Princesa, Iloilo, Zamboanga, may areas sa Region 11, Dinagat Island, Surigao. So meron din pong ibang areas na medyo nagkakaroon ng konting pagtaas. Pero nakamonitor naman kami sa occupancy rate ng aming mga pasilidad at doon kami magfo-focus. Kung saan medyo tumataas, magtatayo kami kaagad. Mm-hmm. Alam natin na abala po ang DPWH sa mga infrastructure projects. Ano po? Meron po bang mga proyektong na-delay dahil sa pandemya? Nung bago pa yung pandemya, syempre nagkaroon ng short time adjustment period dahil gumawa muna kami ng mga protocol para sa protection ng ating mga trabahador. Pero nung lumabas na yung mga protocols namin at nakipag-coordinate kami sa DOH at na-approve po ng IATF, ay nakapagtrabaho na kami. Kaya nagkaroon ng konting stop period, pero ngayon tuloy-tuloy na po at minimal lang naman ang effects dahil nakapagsimula kami kaagad. Mm-hmm. Alam natin na huling taon na din po ng administrasyon at isa sa pangako yung mga build projects ano po na nagpasigla din sa ekonomiya, nagkaroon nga lang ng pandemya. Sa ngayon po, kumusta ang status po nito mga infra projects na ito? Opo, marami po kaming i-deliver na flagship projects at on target naman kami. Recently, natapos na po yung Kalayaan Bridge. At sa buwan na ito, marami kaming inauguration. Katulad ng Central Luzon Link Expressway, yung Estrella Pantaleon Bridge. Bibisitahin ko rin yung TR4 dahil full construction ang ongoing na ngayon. At meron din kami ibang projects katulad ng yung Marawi Transcentral Road Network. Marami po sa buong Pilipinas at masigla naman ng build. Ayun, alam po natin kasi malapit na din yung election, Sec, ano, may ilang mga, sabihin na natin, mga opisyal na ginagamit nilang pang kampanya sa sarili nila ang mga proyekto, especially yung mga pagawaing bayan. Paano po ang ginagawa ng DPWH para maiwasang masakyan ito ng mga politiko? Sa ngayon po, meron kaming department order na bawal ang mga campaign paraphernalia within 100 meters ng ating mga national roads. So yun ang in-enforce namin. At the same time, pag may nakikita kaming mga bawal na mga signages, na mga tarpaulins, tinatanggal din namin. Mm-hmm.
Ngayon po, mainit na usapan yung allegations of corruption. Ano? Previously po, isa sa binabantayan ng DPWH. Kumusta na po yung kampanya ng kagawaran to curb corruption? Marami po na implement at marami na pong na kasuhan at na meron na pong marami pong mga under investigation dahil meron na po tayong internal task force sa department. At na-investigan namin ang mga complaints at nakipag-unayin kami sa mga sa PACC at sa ibang ahensya para lalong lumakas ang ating campaign against corruption. So masigla naman ang kampanya natin at tuloy-tuloy po. So may mga nakasuhan na po, Sec? Meron po. Meron po nakasuhan sa ombudsman at meron na pong mga na-blacklist na contractors. Kaya ano, meron namang malaki naman ang accomplishment so far. Pero hindi kami titigil at yun ang gusto ni Pangulong Duterte na tuloy-tuloy po until the last day ang campaign against corruption. May recent allegations po kasi si Senator Trillanes at ito ay yung mga na-award daw na kontrata sa tatay ni Senator Bongo. May mga kontrata nga po ba under DPWH na naipagkaloob? Lahat po ng mga proyekto po natin ay dumadaan sa tamang proseso as provided by the procurement law. So merong batas po at si Senator Bongo ay never po nakialam sa department, sa DPWH. Kahit noong hindi pa po siya senador. Never, hindi po siya nakialam sa kahit anumang aspeto ng DPWH. Sec, marami pong nagpapatanong eh, may plano na din daw ba kayo for next year election? Sa ngayon, hindi pa, wala pang plano. Siyempre, open naman tayo sa lahat ng posibilidad after. Kasi siyempre, iniisip din natin kung anong gagawin after pagkatapos ng term ko dito. Pero medyo malayo pa at marami pang kailangan gawin sa department. Kaya nakatutok muna ako sa mga kailangan tapusin sa DPWH. Sige, kapag may pasya po kayo, kami unang balitaan nyo, Sec. Sige po, opo. Baka may mensahe po kayong gustong ipahatid sa ating mga taga-subaybay. Yun lang po, talagang nakatutok kami dito sa build ni President Duterte at asahan niyo po na marami pa kaming i-deliver ng mga flagship projects sa last year ng term ni President Duterte. Medyo tahimik lang po pero may ginagawa, ano? Opo, trabaho lang. Maraming salamat po sa pagkakataon at sana sa mga susunod ay mabigyan niyo pa uli kami ng panahon. Salamat po. Ang atin pong nakapanayam ay si Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highways. Ngayon nga po ay nakalatag na yung kanilang mga kagamitan at yung kanilang mga tauhan dyan sa mga areas na sa malapit sa Taal Volcano para kung kinailangan po ay agad na makakatugon sa mga pagawaing bayan. And of course, doon po sa issue ng mga modular facility na itinatayo para sa mga COVID patients. Meron na lamang silang 3,000 kulang doon sa kanilang target na 28,000 dahil sa buong bansa ay nakapagtayo na sila ng 25,000 bed capacity na mga facilities. Pero ang concentration ngayon ay sa labas po ng Metro Manila. At doon naman sa aspeto ng katiwalian, sabi niya ay may mga prosesong ginawa ng DPWH para makasuhan yung ilang mga opisyal na nasangkot dito at na-blacklist na din yung ilang mga contractor. At natanungan natin kung doon ba sa issue ngayon ano, na ibinabato kay Senator Bongo ay may na-i-award nga doon sa kanyang ama, batay doon sa mga kontrata ng DPWH, dumadaan po yan sa tamang proseso, ang sabi ng kalihim, at never daw na nakialam o nang hingi ng pabor si Senator Go kahit noong siya pa ay hindi pa senador sa DPWH. Ang iba pa mga balita po sa aming pagbabalik.